pagka ganun sa dibdib aray dumugo tsaka ano tatlo-tatlo silang gumagawa na throwback naman tayo, although Tuesday hindi pa pala Thursday, pero mag-throwback na tayo sa ano din. Kanina na pag-usapan ni Impante Sisters, and then, syempre isama naman natin yung Born Beautiful, kasi parehong successful talaga yung dalawang projects, no? Pero, ikaw mo, Martin, meron ka pa bang hindi na siya share na trivia about those two movies? Na parang first time, or first time mo machichika sa ating Pepsters tonight? So Born Beautiful and Panty Sisters. Born siguro Beautiful. Ang pinaka nanibago ako, lalo na yung Born Beautiful, kasi first time ko na talagang kinarir yung pagpapaganda sa akin. So, mula sa paglalagay ng mga kuko, isa-isa yan. Yung kuko pinadidikit, ano, Mighty Band. Kaya pag-pack up na, pagtatanggalin mo na yung kuko mo, sobrang sakit. Pero wala, itiis ganda kaya lang maganda sa eksena. At saka, syempre, ang daming nakaipit. Ang daming nakaipit. Nakaipit yung may tape ka dito para lumabas yung cleavage mo. Tapos, ititape din yung ano mo para laging walang santol na nakaano. Naka... oh my God. Pero tama. Oo. Kasi, kailangan flat. No, kailangan flat. So, ano talaga, yung first day, pawis na pawis ako kasi naninibago ako sa lahat. Sa makeup, ang tagal. Mga more than 1 hour yung pag-makeup sa akin. Tapos yung wig, parang na-overwhelm ako dun sa ano. Pero after 2-3 shooting days, wala na. Pumasok na ako sa character, nasanay na ako dun sa role ni Barbs. And pagdating sa Panty Sisters, mas sanay na ako. So, kahit pawisin ako, hindi kasing dami ng pawis ko ng Born Beautiful kasi halo-halong stress and ano, di ba, yung paninibago. At saka, di ba, winax ka pa? For ano, Born Beautiful din? Ay, masakit. Sobrang sakit nung wax. Kasi, naalala ko, tinanong ko yung sister ko kung ano bang anong mas okay, yung cold or yung hot wax. Sinabi sa akin, mas okay daw yung cold wax, sabi ng sister ko. So, tinry ko yung cold wax na nag-expect ako na wala akong mararamdamang sakit kasi parang cold naman eh. So, baka yung pores mo, baka sarado. Pagka ganun sa dibdib ko, dumugo. Tsaka ano, tatlo-tatlo silang gumagawa. Nakaganyan ako sa waxing salon. Tapos may isa sa kilikili, tapos meron isa sa legs, tapos meron isa sa dibdib. Alam mo yung bago pa ako makapag-react doon sa isang ganyan, may bago na namang gaganon. So, talagang, hindi ko makakalimutan yung experience. No, per se yung role sa kunyari sa Born Beautiful. Kasi, anong tawag dito? Inalam mo ba na may mga ganong ganap? Ay, sa Born Beautiful? Paano yung mga kunwari kissing scene, ganon? Hindi, yung ano muna. Yung parang ganong preparation na super papagandahin ka. So, kailangan mo i-tape, ano. Na parang, na ano ba yon? Naisip mo ba yun nung unang in-offer sa'yo na? Or parang hindi, inaksip mo na lang, tapos doon mo na nalaman. Naisip ko siya, pero hindi ko alam na ganun pala talaga kahirap. Kaya may realization after nung Born Beautiful. Series kasi yun eh. So mahaba siya sa film. So parang may realization na ang hirap pala talaga maging babae, sa totoo lang. Kasi ang hirap magpaganda, ang tagal magpaganda. So parang andami kong realization, so kailangan pala laging nakaahit. Eh ako pa naman after one day, tutubo na agad yung mga balbas, yung mga buhok-buhok ko saan-saan. So maya't maya kailangan ahit ka ng ahit, ayan. At saka init, lahat ng suot mo tights, lahat masikip, ganyan. Lahat tapos ulo mo nakabalot. Diyos ko. At saka, kinarir talaga dahil actually sina Direct June and Direct Percy kasi ang idea first, pag sila gumawa, talagang career eh, talagang pinagaganda. Kaya matagal yung preparation pero naman pag napanood mo, makikita mo kung yung lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng pinaghirapan mo, parang worth it naman pala kasi napakaganda ng resulta. At least, di ba, na ganun. At saka ano, successful talaga. Kasi tama ba, nasa Netflix na ang Born Beautiful? Yes. Born Beautiful, nasa Netflix worldwide. Ay, o bongga, hindi lang Philippines, worldwide, di ba?
Diyos ko, buti pala tama yung sinabi ko. Kala ko nag-invento lang ako. Tsaring,